The heat is on! Ramdam na natin ang summer. Naku, napakainit. Aminin, OA ang level ng temperatura. Naku, delikado po yan sa kalusugan. Paano nga ba tayo makakaiwa sa delikado at animoy nagliliyab na sitwasyon? Ang aming solusyon, from health to fashion, ngayon, the heat is on! Ang malapugon at sauna sa init ramdam sa buong Pilipinas. Imagine, pumapalo na sa danger level ang heat index na yon. Nakakapaso, nagliliyab ang kalsada. Kaya ang mga kwelang Pinoy tinetesting pa kung talagang legit na nakakaluto ng ulam ang init ng panahon ngayong summer. Ang resulta, luto daw talaga. Pero just for fun lang daw ang mga ito para chill. Sa kabila ng nakakabangungot na alinsanga na ating nararamdaman ngayon. Pero ito ang totoong sitwasyon na kinakaharap nating mga Pilipino. Agosto noong nakaraang taon, naitala na ang pinakamainit na heat index sa Pilipinas. Umabot ito ng 60 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora. At nito lamang ikalabing isa ng Abril, ang Dagupan City naman ang nakaranas ng halos 50 degrees Celsius. Ang pinakamainit na nai-record ngayong umpisa ng summer at inaasahang tataas pa sa paparating na mga araw. For the past like 2 to 3 weeks, nasa around 5-6 stations lang yung mga may danger level, pero ngayon more than 10 na yung mga areas natin na yan. So, unti-unti, nadadagdagan yung mga areas natin na may danger category. Ano ba yung danger? Ito po yung mga heat index na around 42 to 51 degrees Celsius na heat index. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA, ang global average temperature mula Enero hanggang Marso ang pinakamainit na mga buwan matapos ang global record noong 1850. As we approach the month of May, may possibility din po na may mga areas na maka-experience nung tinatawag natin na extreme danger category. Ito po yung mga heat index na may values 52 and beyond. Global warming is real. Yan ang nararanasan nating sobrang init ngayon, dulot ng tinatawag na greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, methane at chlorofluorocarbons o CFCs sa atmosphere. Ang ozone layer na nagpoprotekta sa atin sa matinding init, nasisira na ng CFCs, kaya nakakarating ang ultraviolet rays sa mundo at tagos sa tao. Ang resulta, tumataas talaga ang temperatura. Hindi lang sa Pilipinas nararamdaman ito. May nararamdaman na rin ito sa ibang bahagi ng mundo. At gaya nga ng sinabi ko, may mga bansa na dati nararamdaman nila malamig. Minsan mainit na rin. So wala ka nang, medyo hindi na siya consistent nung katulad nung dati, mga siguro nung 60s, 50s. So ngayon parang lumalala na ngayon. At may mga scientific studies na nagpapatotoo niya. Sa tindi ng init, marami ang apektado. Kabuhayan, maging ang edukasyon ng mga kabataan. Sunod-sunod na nagdeklara ng kanselasyon ng klase sa iba't ibang parte ng bansa dahil sa tindi ng init, limitado ang face-to-face. Naglabas din ang DepEd ng mga guidelines para sa mga naaapektuhang estudyante. Although meron na tayong na-issue ngayong taon, pero pag-aaralan natin kung paano pa ito mapapaigting yung pagpapatupad natin ng ating mga interventions para mamitigate natin yung effect ng heat. And definitely, yung ating coordination with PAGASA, DOST PAGASA, pagdating sa mga heat index and other forecasts, hindi lang naman sa init, kundi pati sa typhoons, yung ating coordination ay magiging closer. Kahit na paghandaan na ng pamahalaan ang tindi ng init ngayong taon, hindi pa raw ito sapat para masolusyonan ang problema sa climate change.
Isa sa nakikita nila ay ang pagpapaaga ng pagbabalik ng pasukan tuwing Hunyo. At sa darating na bakasyon, mag-iikot ang DepEd sa bawat eskwelahan para inspeksyonin ang mga classroom maging ang bentilasyon. Definitely pagkatapos, pag nag-end na yung ating school year, kahit naman ngayon, tinitignan natin yung proper ventilation ng ating mga eskwelahan at yung pag-provide natin ng access nila into potable water sa mga classrooms, particularly para maiwasan natin yung extreme dehydration. Siguro ang pinaka-importante na pwedeng gawin ng DepEd ay spare, no, yung ating mga bata, yung ating school year, no, doon sa hottest months of the year, no, which is April and May. So ang aming panawagan is to revert, no, to the old school calendar, no, kung saan yung ating klase ay ginagawa ng June to March, no, para bakasyon yung Abril at Mayo. Malaking dagok naman sa agrikultura ang tindi ng init kasabay ang lumalalang El Nino. Nasa mahigit 21 probinsya na ang nagdeklara ng state of calamity. Ang mga pananim natuyot at namatay. Ngayon po, nasa buwan na tayo ng Abril, nasa mga 72 provinces po yung apektado ng El Nino. Pero po kasi, pag sinabi niyong may epekto ang El Nino, iba-iba po yun. Pwede pong dry conditions, dry spell at saka dry. Ibig sabihin po nun, yung amount ng pag-uulan ay iba-iba po. Nawala ng tubig ang mga irigasyon at nagresulta ng krisis sa kani-kanilang mga produkto. Gaya sa Occidental Mindoro na ang pangunahing produkto ay palay at mais. Habang nakakaranas ng drought o tagtuyot ang mga probinsya, mabilis namang umaksyon ng Department of Agriculture para matugunan kahit paano ang kanilang problema. Tutulungan sila na maghanap ng ibang source of water na pandilig. Kung hindi pwedeng magtanim ng palay doon sa kanilang sakahan, nagbibigay naman ng Department of Agriculture ng iba't ibang klaseng high-value crops tulad ng mani, yung munggo, legumes, kasi mas kakaunti ang tubig nun na kailangan para itanim at mas mabilis po siyang anihin. Tinuturuan din ng mga magsasaka po ng iba't ibang farming strategies na mas kakaunti po ang tubig na kailangan para sa pagtanim. Yun po yung palaging ini-emphasize ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture, yung alternate wetting and drying at saka yung quick turnaround strategy. Matinding init ramdam ng ating mga kababayan, delikado din para sa mga alaga nating hayop. Heat stroke, posibleng ikamatay, kaya dapat alamin paano ito maiiwasan. Hindi na biro ha ang epekto nito sa mundo dahil ibang panganib ang dala ngayong the heat is on. Kaya walang bibitiw, susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto. Dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Alaga naman nating hayop na aapektuhan din ng ganitong tindi ng init. Kahit pa mayroon silang balahibo na pumoprotekta sa init, ay hindi nangangahulugang dapat maging kampante na. First and foremost is like we have to make it sure na hindi sila naka-expose po sa direct heat. Make it sure po na nasa shady area sila. So kung maaari, alam ko, meron pa rin tayong mga pet owners na tingin nila, ibantay pa rin yung alaga natin na magbabantay ng properties. Huwag po natin pong hayaan na nabibilad yung alaga natin or nakatali sa mainit na lugar. Kung maaari po, ipasok natin sa loob ng bahay with a good ventilation and make it sure po they have an ample supply of cool water. Hindi cold, cool water. Alam nyo ba na ang 24 degrees Celsius ay delikado na para sa ating mga alaga?
ang pagka-expose naman sa 32 degrees Celsius ay pwede nang ma-heat stroke ang ating mga fur babies. Kaya ito ang ilan sa mga payo ng vet para hindi na umabot sa pagkamatay ng wala sa panahon ang ating alaga dahil sa tindi ng init. I would encourage po, pag-trim natin yung mga alaga natin, put them on a summer cut para po mas madali pong sumingaw yung init po. And then, nandyan pong huwag ilakad po. During the warm periods of the day, make it sure po kung kailangan natin i-walk yung pets natin the cooler parts of the day, early morning or late in the evening na. And then, make it sure din po na hindi na mainit yung surface kasi maaaring mapaso din yung mga foot pads po nila. May babala naman ang mga eksperto sa mga sakit na pwedeng makuha ng tao ngayong tag-init. Kabilang ang bulutong, galis-aso, sore eyes, diarrhea, ubo at sipon, at ang pinakamalala ay ang heat stroke. Ang heat stroke ay kasama sa tatlong magkakaugnay na sitwasyon. Nagsisimula yan sa heat cramps, nagiging heat exhaustion, at ang pinakadulo is yung heat stroke. Ang pinaka nangyayari is hindi nakakayanan ng ating katawan na balansehin ang temperatura. Hindi siya makapalamig. Si Roberto, isang pintor at elektrisyan. Dahil sa kanyang trabaho, muntik nang ma-heat stroke. Kung hindi raw ito naagapan, baka siya na ngayon ang pinaglalamayan. 11:30 po ng tanghali. Meron po akong naramdaman na pagkirot sa aking ulo, nagdilim yung paningin ko. Dahil basang-basa po ako ng pawis sa sobrang init. Napatan po ako ng ventilador, uminom ako ng tubig na malamig, hilamos ako. Ang high risk sa heat stroke ay ang mga high blood, mga diabetic, may sakit sa kidney, utak at maging mga alcoholic. Siyempre, number one is keep yourself hydrated. Inom talaga ng inom ng tubig. Take your maintenance medication kung meron kang mga maintenance. Kung hindi mo alam kung high blood, magpa-test ng BP. Sa mga centers, health centers naman, libre lang yon. Libre din ang gamot ng high blood. Okay? Magpa-check up. Okay, kung may sakit. Lalo na kung may nararamdaman na sobrang sakit yung ulo, nahihilo. Maliban sa payo ng DOH at mga doktor na iwasang magbabad sa init at huwag lumabas sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m., mainam rin na maglagay ng proteksyon sa balat. It's a must na mag-sunblock. Ang mga sunscreen na may SPF 30 pataas ang pinakamagandang proteksyon sa araw kung lalabas. Pag lagi kang nasa arawan at wala kang proteksyon, ang talagang mangyayari dyan, number one, sunburn. No? Pag ano naman, pag hindi naman ganun kataas ang araw, pero panay pa rin ang paglabas mo, ang mga pigmentation o melasma. Now, kung minsan, pag matindi talaga ang araw, yung sunburn, iba-ibang degree yan, nagkakaroon ng blister, nagkakaroon din ng rashes kasi nai-irritate yan sa pawis. Okay, sa mga bata, no, dahil hindi pa ganun ka-develop, ang kanilang epidermal layer. Very sensitive sila sa arawan. So kung minsan yung tinatawag natin mga bungang araw. O pag nasobrahan naman ang sunburn, kawawa ang mga babies kasi makati yan. At yung matatanda naman, pag na-sunburn, nag-develop ng melasma, dahil mabagal ang pagpapalit ng ating balat o ng epidermal layer, matagal i-treat ang melasma pag may edad na. Ang ASEAN Center for Biodiversity naman may mga payong pangkalikasan. Ito raw ang mainam at pangmatagalang solusyon sa tindi ng init dahil sa global warming. Importante sa atin ang nature. At marami yan na ipoprovide sa atin. Ito yung mga sinasabi nilang ecosystem services. Ganyan. Tubig galing sa ating mga forest, no, yung mga watershed areas natin, yung malinis na hangin galing pa rin sa magandang vegetation. Ito, mga nakukuha natin lahat to sa kalikasan. So in exchange, dahil alam naman natin na nabibigyan tayo ng ganung klaseng serbisyo ng ating nature, ng kalikasan natin, dapat alagaan din natin ng mabuti ang ating kalikasan kasi yun nga, give and take yan. Hindi natin makukuha yung serbisyo na to kung sisirain natin ang kalikasan natin.
Kahit na summertime at sobrang ready and excited tayo to have fun under the sun, mag-ingat pa rin sa initan. Agapan agad ang mga peligrong hatid nito. Pero ang higit sa lahat, kasabay ng pag-aalaga sa sarili, ang pag-aalaga rin sa kalikasan. Huwag nating antayin na sabay-sabay tayong magdusa. Simulan natin ang pagsalba sa mundo nating paiba-iba na ang klima. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.